Binulabog ng sunog ang ilang taga Pasay at Maynila. Sa sumiklab na sunog sa Tondo ngayong gabi, 6 na bahay ang apektado. Saksi live si Jimmy Santos. Jimmy? Pia Igan, tumagal lamang ng isang oras yung sunog dito sa Gagalangin, Tondo. Pero naapektuhan ito ang 15 pamilya. Alas 8 ngayong gabi, sumiklab ang sunog sa Rahabago Street. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. May sumigaw ang sunog. Kinuha ko yung 20 pounds sa fire extinguisher, pinanig ko. Talagang malaki na hose. Talagang nasopokin lang ako. Biglab. Sa gilid ng kalsada, tumakbo ang ilang residente, bit-bit ang mga naisalbang gamit. Ang ating estimated damage po, nasa 200,000 more or less. Inibisigahan pa po ito ng ating arson investigator kasi po yung tinuturong pinagmulan po ng apoy o ng sunog mismo ay wala pong nakatira. Nagkasunog din sa Barangay 23, Pasay. Agad nakaresponde ang mga bombero pero mabilis din kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay. Nasa 60 bahay ang nasunog. Mahigit 80 pamilya ang apektado. Nagtamo ng second degree burns ang magkapatid na yan habang lumilikas mula sa nasusunog nilang bahay. Kwarto namin yung sa gilid, apoy na. Kaya ano, nasa nagulikod ko. Tapos nakapatid, balikat. Mabuti nga ma'am, nakaligtas po kami. Napabaya ang kandila ang hinihinalang sanhi ng sunog. Pia Igan, payo nga ng BFP, ngayong papalapit na yung Fire Prevention Month, ay ugaling i-check yung mga kable ng kuryente at mag-ingat sa paggamit ng kandila at mga gasera. At yan ang live mula rito sa Maynila, ako si Jamie Santos, sang inyong saksi.